Kabubuyag, dito po kami ilingin sa Saranghe kay Propang Raymond. Ito po yung kanyang tindahan ng Manili Farm. Nakikita niyo po yung kanyang mga product dito. Ito po yung original. At kasama ko po sa training talaga sa agriculture sa San Pablo, Ato Belen. Ito po yung mga product niya. Tingnan ko nga ito. Ito po yung kanyang Honeycomb. Yan po. Yan po. O, kita nyo, mayroon siya. Nagagaling ito sa Milipira, no? Sirana, maray. Api Sirana. Ayan, ito pala. Ito mo ng Milipira. Araya Milipira. Araya ang isang, ano, isang dalawang klase po yung mga ano yun. Maganda po yun po. Sir, original po to, sir. Original. Saan yung farm nyo? Sir, dati po ang aming farm yan dyan sa Api Sirena at Milipira po. Ito kasi yung vulkan, hindi matang po namin ang pagkakalit. Pero nalagati po kami ng ilan sa taas. Ito, makikita nyo. Mayroon po din siya mga... Puro ba yan? Puro? Opo, sir. Paano ko ba nalalaman kung puro ang tanong para... Bali, sir, ay napakaganda ka tanong nga dyan kaya. Bali, ang aking... Hindi nakamagandang sa atin din ka. Ang malalaman lang po talaga natin yung money, pag puro, through chemical test. Hindi ba yung mga pera ang ginagunong-gunong? Oo, hindi po. Since wala naman, hindi po tayo makaka-access sa bigla-bigla sa mga laboratory, ang pinakamagandang mga ipayo ko po sa inyo, sa legitimate na beekeeper po kayo bibili. Yung alam nyo, nag-aalaga ng bubuyog, may tindahan ng... Eh kaya nga sa'yo ko lumalak. Oo, yeah. Kaya nang tatanong. Saka po siya maging ganito, ang liquid na... Ito pa, tumatagal ba yung mga ganyan? Opo, yes, sir. Wala pong expiration pag purehan ka. Hindi po siya ma-expiration. Yung mga iba sa mga kalsada, sir, ganun o kaya napadaan ako sa mga balde. Oo, sir, kasi sir, hindi ko namin sinisilaan yung sir. Hindi po tayo kasi sigurado sa mga tinitinda nila kasi napakadami po kasi talaga ngayon na tawag na hali po. Ito muna yung 500, matest. Yes, sir. Yeah, sir, yung kinal po yan, bumili na po. Kasi nag-training po kanya, magkasama po kami yung talaga sa ating bumili. Meron po rin ako sa bahay, ano lang, stainless bee. Siya po yan, meron na siyang ano. Ito po, honey cider, oh. Tatlong klase pong honey yan, sir. Ano yan, sir? Ano yan? Ito, sir, imported naman. Yung ako tawagin po yung western honey bee, medyo malalaki. Pero ang lasa niya, sir, medyo matamis ng pagkaroon, sir. Iba-iba, eh, kung mukha. Tapos meron din po tayo. Isa mo ng honeycomb. Tapos, sa mga psoriasis, ganun po, tapos sa mga insect bites. May discount ba ako kung magbebenta ako sa butika? Pwede sir, pag-usapan natin sir. Oh, kasi sir, meron ako sa Pascual. Yes sir, pwede po. Na dito. Lagyan po natin ng honey. Tignan natin, no? Oo sir. Sir, sa butika ko sa Mercury Dog, nakikita ko po yan. Nandun yung nakaganito. So, sa Limerick po, kay butika si Lirena. Actually, binibenta sa akin yung the generics pharmacy sa Lemery. Yung dalawa doon, pinag-iisipan ko. Mahirap kasi kayo lumaksis sa Lemery? Ha? Mahirap po kasi lumaksis daw. Lalo na ngayon, i-expect. Maganda po talaga dito sa labas ng... Ito yung isip ko, ito. Gusto mo rin, ha? Kasi madalas naman ako dito, testing mo na. Gusto mo sir, testing mo na sa isang ano ko. Ha? Sir, ano pa yan? Talaga ginakaro. Ano ako? Pwede mo naman po ito. Ginakain po yan. Sige, yung isa lasa, testing nyo na. Sir, pag nakita nyo ulit, habang natin yung may nandun. Kumakat po yung pollen. Pollen po yan, sir. Galing sa halaman. Yung po yun. Ngayon na hindi alam ng tao, kita nyo yung ibang... Kasi yung parang hinahanan na may tubig, may halong. Mukha luyo na siya. Mukha luyo na siya. Bakit ito, light? Bakit ito, light? Iba pong species, ma'am. Iba pong species yung pinanggalingan. Ito po yung native natin layuan. Ito dapat meron kayong farm tour. Ito imported honey po. Western honey po ang tawa. Dati po kasi sir, kung hindi po putok ang vulkan, meron ako dyan demo ride sa likod. Nakanandyan yung mga bisko. Eh, si vulkan at... Saan na yung farm? Eh,
ikaw, sa yung kabilang barangay, tapos meron din kami sa Luminos. Kwan po yun, sir, hindi po pwede yung isang bagsakan sa isang lugar. Kailangan po i-separate sila para yung pagkain nila. Kailangan, sir, mabukbuno o mga... Kasi, yan po kailangan. Pwede mag-700. 700. Sir, may calling card kayo para makakali matawagan mo kayo pag regarding sa... Ay, ano din? Ano yung pagkakasya ng suka? Kasi kumat yan, kaya nag-ahabol kami ng ano ngayon. Ako, malalagyan natin. Ano? Ano kami na sa taas, Brian? Ito po. Ano kami tag dito sa plastic mo ito? Wax foundation. Wax foundation. Yan, yan. Ito po yun. Dito makakapit po siya. Wax foundation. Talagyan po. Natin sa taas na ang pala yung order ha, account order, parang napakalakas wala, ikon nga yung stock nga yung pare tara hindi nga pare ng account na reseller na mo eh. Tatakbo ko sa nasig mo at itong nga lang ito punta natin sa taas natin sa ano kaya? Oh, bubuksan po ng ni Tropa yung yan. Apis mellifera. Kaka-open ko lang nito kanina, pre. Kaya hindi masyadong mapagpuan niya yan. Pakita lang natin sa mga viewers po dyan. Sa mga kabubuyog kung anong itsura nito. Ito po yung natawag na apis mellifera. Western honeybees. Yan po sila. Ganyan po sila kadami. Ganda. Oh, ito nga, ang weird. Nakakita ko ito. Ayan po. Ilang araw mo hinarbes ang isan ito? Ito pre, sa during honey flu lang na-harbes. Ilang buwan? Month ng... Tag-init. Oo. Oh, simula ng January, yan. Hanggang June. Kaka-harbes ka dyan. So, pero ginugo yan. Ito yung binili mo? Oh, ito. Yung established po niyan, isang 10 framer. Ito 10. 10 frame. Ito kasi, mayroon na siyang tinatawag na honey super. Ito na yung, ito na yung lalagyan natin ng queen excluder pagdating ng honey flow. Then, dito sa honey super, dito tayo mag-harvest. Ngayon wala pa kasi ayun yung call. Yeah, paano natin pakikita natin 'yun oh. Para imported 'yan. Oh, ito yung tinatawag na imported bees. Yan imported po 'yan. Less aggressive, hindi sila masyadong matapang. Kita niyo naman, kahit hawakan natin. Hindi siya nangingisting basta-basta. Unlike sa Apis Serrana. Apis Serrana tayo. Wala tayo ngayon dito, nasa ibang site. Pero malakas siyang maghani anak. Oh, ito yung malakas talagang mag-produce ng honey. Minimum nila 30 kilos per hive. Per hive? 30 kilos. 20 to 30 kilos. During honey flow. Honey flow naman is from January. Hindi siya sensitive alagaan sa atin, limawa? Medyo kailangan nito ma-maintenance to kay sa Serrana at saka sa Sting. Anong main difference ano niya? Yung kasi sa Serrana, pwede siya ikaw na lang yung gumawa ng box. Ito, kagaya nung nakita mo kanina, kailangan nila ng frame with wax foundation. Yung pala. Sige. Yung wax foundation. Yung magastos. Tapos, kailangan mo rin siyang i-treat for mites. May mites? Kasi para hindi ka ma-infect ng mites, bibili ka ng miticides.
i-treat mo siya para pagdating ng haniflow, ready na siya, malakas na siya. Huwag ako kung ako humawak. Wal lang pre, yung wal lang, madahan lang. Dito. Ayun po oh. Ayun po oh, nabuwig oh. Hindi nga siya nangangagat oh. dito po lang ngayon sa talo. Sara ngayon. Ayun po yung mayari si Para Raymond, tropa. Ayun oh. Ang dinin ni Pilamil nakakagat eh. Ah, hindi ko nabigyan si Bob ng kuat. Ayan o, ang ganda po. Ang laki ho pala nito. Kala ko yung nakikita ko po ma'am sa ano, maliit. Okay. Buhay na buhay. Anytime, pwede mo siya ilipat, ano? Pwede mo siyang ilipat ng location. Depende sa yung... Basta Mike's... paglilipatan mo yung kagaya nitong mapuno. Mapuno. Tapos... Malayo naman yung range niya, within 3 km. Kaya, ang range niya, hindi siya malayas. Hindi tulad ng ating mga... Ah, hindi ito naglalayas, hindi kagaya ito ng pisirana. Hindi, di ba? Yun nga. Ang pisirana is lagi siyang nag-abscond. Naglalayas. Pag ayaw na niya sa location, lipat na siya. Hindi naman masyadong sense. Tsaka mahilig mag-swarm yun. Yan. Ito naman, kaya... nagsaswarm din, kaya lang, mape-prevent mo naman. Naabutan mo rin siya. Pero hindi siya malayas. Ang ano yan, mga ano lang yan, mga drone o kaya ano ang kanyang gumagala. Ang king yan, hindi bihira lumabas, hindi katulad ng ano. Ang queen yan, sa loob lang. Sa loob lang, ano? Trabaho lang naman, ano, mitlog eh. Then yung drone naman, since hindi naman tayo nagpo-produce talaga ng queen o nagpo-queen rearing, hindi na natin kinukuhan yung drone. Kung baka may drone, natanggal na lang. Natanggal na lang sa yung pag-may drone. O kaya, pinacrush na lang para hindi na siya ma-hatch. Malaki yung pala. Kala ko yung common sa sumpa. Ah, malaki yan. Naabot pa yan ng tatlong layer. Kasama? Oo. Ito yung... First. Oo, bro. Second layer hanggang third. Ito natawag na ko na... Honey Super. Rook Chamber. Ito, bro. Grabe. Oh, maganda ng puno. Hindi na ano. Gusto niya kasi sa salagtat. Yan. Oh, ito yung parang na-adapt ko rin sa urban beekeeping. Inalagay nila sa mga rooftop. Ah, sa urban? Oo, oh, urban beekeeping. Sa urban, oh, pwede pa urban. Sa mga rooftop niya, sa mga bubong. Basta at least meron kang 3 km na forage area nila. Okay lang. Okay lang sila. Okay 3 km sa kanya radius. Hindi katulad ng mga ilang nila. Mababa na. Kaya pa sila talaga mag-honey. Kasi po naman, alilaki ng kanilang bodega. Pag nag-akot ng honey yan, talagang yun. Okay na okay yun sa puno ng nyog, ano? Oo, nyog. Marami kasi dito. Nyog, akasya, tapos mga, yan, santol, mga kainito, rambutan dito. Abot yan hanggang doon sa may marami sa pulgan. 3 kilometers ang radius. Malayo-layo. Ah, sipag, oh. Itong puno naman. Kasi mo yan, pwede niya pong ipokus. Papasukan yung mga yan, may mga dala-dala sa dyan. Yung mga pumapasok na yan, yung mga forager bees. Foragers. Sila yung kumukuha ng nectar. Nagko-collect sila ng pollen at saka nectar. Sa ano, ganyan. Tapos ang ginagawang ginagawa kasi nila ngayon, nire-regulate nila yung temperature sa loob kasi nagpapanin siya. Medyo mainit niya, ngayon, since ngayon ay 12:35 na lang tanghali, medyo mainit sa loob. Kailangan nilang i-regulate yung temperature sa loob. Kaya nagpapanin siya. Saka kagandahan itong ating bottom board, screen bottom board, bukas yung ilalim niya. Courtesy of Sir Albert Marcia. Kay Sir Albert Marcia po ito nabibili. Ito ilalim ito. Yan pa yung sinasabi yung open nyo. Yan. May screen po lang siya. Screen. Pagka screen bottom board. Screen bottom board po tama. Para meron silang ventilation. Breaker niya, no? Ventilation na, pagkagat itong mainit.
Eh, Sir Albert Marcia po kayo makakabili nito. Saan lugar yan? Si Sir Albert Marcia, Vice President ng BNET, Philippines. Saan siya? Laguna. Online muna. Manila. Urban beekeeping din siya. Isa sa mga mentor. Wala. Mentor din. Hmm. Sa Bilicura. Ilang beses ang taon ng harvest mo yan? Kahit pagka... Summer, di ba? Tatlong beses, pwede ka makapag-harvest dito. Three times a year. Na 30 kilos. Basta magsimula ng hanip lo, from January to June, pwede ka naman... Paano mo na kayo itong hanip lo? Bubuksan mo siya, di ba? Tataas mo yung screen. Hindi, basta pag magka-hanip lo na, yung magsisimula na yung mag-start yung bulaklakan ng mga fruit bearing trees. Makukuha silang nectar. Okay. Yung ginagawa kasi nilang honey is nectar. Honey is came from nectar, hindi sa asukal. So yung ating nabibiling ibang honey, eh asukal yun. Pagka hindi galing sa lady beekeeper. Kaya kung bibili po kayo ng honey, sarang may honey bee farm. Located po sa barangay Cubambata at Batangas, pero din po kami branch sa Buli. Sa Buli, meron ka na rin. Meron din po ang branch doon. Kami po ang nanalo ng 2019 Best Tasting Honey. Si Raymond Sandoval po. Sige, mag-end ka. Ma'am, ito po, at may si Tropang Raymond po ay may bibili lang at magpapasalamat po kami sa kanya. Panoodin niyo po ang aming YouTube channel ito sa Saldi TV. Mag-like at mag-subscribe na lang po kayo. Thank you like po. Like and subscribe na lang po mga kabubuyog. Thank you po. Thank you.